Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday at magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At lalo na sa mga kapwa ko Dabawinyo sa Dabao Region, sa buong Mindanao, Miguel Abjarat, may hapon. At sa lahat ng mga Bisaya around the world. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, Miguel Ab, shoutout po sa inyong lahat, no? Happy Sunday, at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon ay si Martin Romualdez, kung paano magwaldas sa kabandang bayan. Paano siya niawaldasin, no, yung pinaghirapan ng mga mamayang Pilipino na naghihirap ngayon, kalain mo. Sa isang araw lang, gumastos siya ng isang 1 billion pesos doon sa Cavite na migay ng ayuda. Siyempre, uubusin niya gagastusin, wawaldasin ang kabandang bayan para sa kanyang political career na wala namang ano, walang amor ang mga tao, pira lang ang habol sa kanya, pero siya wala. Alam kasi ng taong bayan na wala siyang kwintang tao. So yung ipinamigay, kunin nyo, pira ninyo yan eh, tax ninyo yan, pinaghirapan ninyo. Pero huwag kayong magpoto kay Martin Romualdez. Ginigisa lang kayo niya sa sarili niyang mantika. Akalain mo, 1 billion sa isang araw ang ginastos. Tapos inuutosan niya yung kanyang mga aso, no, mga buwayang, mga mukampirang, mga kongresista sa kongreso. Sinisita yung 10 million pesos nagagastusin para sa libro ni BP Sara, yung isang kaibigan, yung mag-benefits dyan, yung mga kabataan para matuto magbasa. See the difference nitong Congress. Pero pag kay Martin Romualdez, okay sila. Bakit? Eh, mayroon silang nakukuha. So dito makikita ninyo kung paano pinagmalaki. Araw na to. Sandali, ni June Vic Rimolia, ang pamimigay ni Martin Romualdez ng ano sa kanila, ng ayuda, pati sila si Bong Revilla. Siyempre, sasama si Bong Revilla doon at mga Rimolia kasi sumasakay sila sa akala nila sisikat sila ng dahil dyan. So ito, panoorin nyo. Sa araw na to, dito lang sa Cavite, dahil sa Servicio Camara Caravan, haring buhaya si Martin. 1 billion pesos ang hinahandog para sa ating lahat. Kaya, 1 billion. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ayun. So, ang tanong, John Beck, ilang billion ang lagay sa'yo? Yun lang naman, eh. Total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na pinimigay sa inyo lahat. Oh, ayos ba yan? Kami sa mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalyo sa amin dito. Hey! Uh-huh. Ang dadalhin sa araw na... Bakit kayo magpapasalamat kay Martin Romualdez? Hindi din naman niya yan pira. Pira yan ng taong bayan. Magpasalamat kayo sa mga taxpayers po, tanginan nyo. Hindi kay Martin Romualdez. Ginigisa niya ang taong bayan, ang mga Pilipino, sa sariling mantika. Mas malaki nga yung nakulimbat niya eh, kaysa pinamimigay niya. O tanginan nyo talaga, kahit kailan, manggagamit kayo. O tingnan mo ito, dahil... hindi masyado, talagang hindi tanggap siguro si Romualdez ng mga Cavitino, ang galit. Gusto lang pira. Kaya gusto nila yung crowd, talagang napakaingay. So, kaya sinisigaw lang dito kung sino daw yung mas maingay, mas malaki ang bigay. So, ibig sabihin, talagang ang mga tao pumupunta lang doon, no, para yung ayuda lang. Pero kung si Martin Romualdez, wala silang pakialam. So ito, pakinggan, tingnan natin, ha. Ang daming nagmamantika talaga sa Kongreso, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Asang bigay! Kong HA, ikaw na ba ala doon, ha? Sabi ni Kong Brian, o, tingnan mo ito, ang taba-taba. Mas maingay, mas malaki ang bigay.
Di ba? Uulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat! Parang mahina. Ito na yata yung pinakamalungkot. Kawawa. So, ganun din mga lalabs, mga bayot. Yung mga kongresista dyan sa kongreso na tumutulig sa kay VP Sara nung pumunta siya dyan, no, para sa kanyang budget ng OVP for 2025. Kung sino yung mga mas maingay dyan na mga kongresista, ngayon alam na natin. Kaya pala, mga maingay ang mga kongresista dahil bakit mas malaki ang bigay ni Martin Romualdez. Ay, sabi nitong isa pang baboy, baboy na baboy sa kakalamon, sa kaban ng bayan, no, sa mapira ng taxpayers ito. Litsonin, nakadaig pa niya yung bakang Brahman dito. Hindi na talaga baboy, bakang Brahman na ito noon, ha. Litsonin sa piyesta na pagpipiesta ang kainin ng tao, tawag dito, mga siguro mga 100 katao ang kakain dito. Tingnan mo. Kot na tatanggap ng 5,000 ang napuntahan ko. Kung kailan nandyan pa ang aming boss, speaker, saka naman kayo malungkot. Ito na lang gagawin natin. Ang hindi sasagot, ang iuuwing bigas, luto na. O, amin pong leader sa Kongreso. Ang taba ng putang ina. Ang talaga naman na action back, Mr. Rice. Pero kung hindi nyo po naitatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito, galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Oh, galing yan sa TikTok. Galing kay Martin Romualdez? Sigurado ka? Hindi yun galing sa kaban ng bayan? Sa taxpayers? Pag sinasabi mo kasi galing sa kanya, so ibig sabihin, pira ni Martin Romualdez yun. FYI, kung sino ka mang hipopotamus kang baboy ka, hindi pira yun ni Martin Romualdez, ha? Nakikinabang ka din yan. Katunayan nga eh. Nagmamantika ka sa sobrang taba mo, sa kakalamon mo, sa pira ng taong bayan, kung sino kang putang ina kang nagsasalita ka. Kapal ng mga mukha ninyo. O, panoorin ninyo si Martin Romualdez dito. Nagmisto lang para dinaig pa yung totoong abnormal. Mas abnormal pa to sa tunay na abno. Tingnan mo. Dinaig si Bodoy. Sabagay, katawan abnormal din naman si Martin Romualdez eh. Bago sa kanya mo si abnormal. Inaubo tuloy ako. Okay, sabay. Tuloy na, ito pa. Okay, sabay. Bagay kay Martin Romualdez, no? Magiging abnormal. Sabagay, katawan niya abnormal. Kaya talagang dinaig pa yung totoong abnormal dito kay Martin Romualdez. Hindi mo maintindihan kung anong mga drama ni Martin Romualdez. Nung nasa Davao siya, namigay siya doon ng 1.2 billion. Na sabi nga ni, hinahamon pa nga siya ni Mayor Baste. Sige, I dare you. Balik kayo dito, ha, kada buwan. Magbigay kayo dito ng ayuda, billion-billion. Kabayaran niyo ng pag-iistorbo nila ng administrasyon ni Marcos at ni Romualdez sa Davao, sa ginawa na doon kababuyan. Anong ginawa niya doon? Ginaya si Willie. Pagbibigay ako ng 5,000 piso at 5 kilong bugas. May mga ganyan, no? So, nakakatawa si Martin Romualdez. Kahit anong gawin niya, magiging abnormal, magiging tanga-tanga, magiging ewan, mukhang iwan. Wala talagang amor. Taong bayan, pira lang ang habol. So dito niyo makikita kayo kung ano yung kalaki ng kaibahan, no? Kay VP Sara, na kahit walang binigay na billion-billion, pinagkakaguluhan. O, ito, pakipanoorin yung video, ha.
Tinanggalan lang natin to ng ano ba tawag dito. Nakuha ko to kay Chrisit, inakita ko. Sound kasi, may sound, so baka makapiright tayo. Ito, kung paano pinagkakaguluhan dito si VP Sara. Ayan o. Yan. So, talon-talon pa yung mga mag-aaral, no? Mga estudyante yung naglalaro. Partida, wala yung bilyon na dalahan na pira. Oh, pasimple lang, upa picture, punta doon. O, oh, ganyan, no? Oh, may ganyan si Martin Romualdez? Wala. Ayan siya. Oh, talon-talon pa sila. Oh. Hindi yung mga organic, ganito. Hindi yung mapuputol na yung litid mo, no? Sa kakasigaw para sabihin, oh, mapalakpak naman kayo doon. Basta nagmukha nang abnormal si Romualdez para lang eh pagkakaguluhan siya, magsigawan lang yung mga tao para sa kanya. Ang laki ng diferensya mga lalabs, mga bayots dito, 'di ba? So ganito yung galawang organic at galawang tawag dito. Traidor na. Wala pang kwinta manggagamit. So hanggang dito lang, maraming salamat. Anong masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots? Paki-comment down below. Maraming salamat. Stay safe. God bless and happy Sunday. Bye-bye.